Pwede siya the way fuel for gas power cycles. Yeah. Combustion. Combined cycle, that is nagamit na fuel dyan. So pwede rin source na LPG. Petroleum gas. Isang dahilan daw, mahalang LPG dahil yung transport niya, kailangan siya na-refrigerate. So mag-require siya ng refrigeration. So kung magagawa mong energy efficient ang refrigeration mo, kasi hindi mo mapababangon yung presyo na so punik-punik yan. Yung impact ng engineering sa kailangan mo. So, i-liquify siya for storage and transport. So, yan yung product natin. So, ano yung gagawin nyo? So, since ang LNG nag-require siya ng refrigeration, so mag-design ko ng refrigeration cycle na kayang i-handle yan. So, as of now, nakalagay naman dito sa paper nyo eh. So, meron tayong ginagamit na refrigeration. C-P-O-C-P. Ito yung process. P-O-C-P process. C-P-M-R process. FMR process, tsaka Ringo process. So ito yung iba-ibang processes na inaanap na iba-ibang companies para sa liquefaction ng natural gas. So yung processes na yan, inaanap din yan, pinapatent din yan. So sa thesis nyo, pwede kayo mag-invento ng process. Isa, yung Phillips Optimized Cascade Process, yung C3, pre-cooled propane, mixed refrigerant process. So propane, pre-cooled refrigerant process, FMR, FMC, MFC pala. MFC. So, mixed fluid cascade. Try mo ulit yung polyrefrigerant integrated cycle operation. So yan yung mga processes. So, pinaka-common yung C3FR. So yung design nyo, i-consider natin yung C3FR process. So C3FR, pre-cooling mixed refrigerant process para sa refrigeration ng natural gas. So ito yung mismo process na ginagawa sa industry. Ito mismo, pinakamokan. So, hindi na sila practice, ito yung pinakamokan. So, sa Pilipinas siguro, baka wala na ito. Kasi yung gas pipeline ng gas nasa. So, minodify lang natin ang kaunti para mas madali yung buhay. So, paano ba yung process na yan? So, may nakalagay dyan na process diagram. Nasaan yung kaunti nyo? Wala. Nagigas nyo ba yung process diagram natin? Ano? Nagigas nyo ba yan? Simple-simple nyo na. Paano i-interpret yung process diagram natin? So may description naman yan sa ilalay kung paano siya nangyayari. So each X, exchanger yan. So makakita nyo, may tatlong line. Yan. Yung LNG line, yung kulay green. So yan yung product na kailangan i-refrigerate. Tapos may kulay pula, yung kulay pula na yan, yan yung first refrigeration stage natin. So may dalawang refrigeration cycle kang ginagamit sa entire process. So meron ka LNG line. Ibig sabihin, ito yung liquid LNG yung ginagamit natin. So nag-undergo ito na two refrigeration stages. So yung kulay pula, yan yun. First refrigeration stage and second refrigeration stage. So first stage yun yung pre-cooling stage. Ito yung liquefaction sub-cooling stage. So yeah, yan yung under unit stages mo liquefied natural gas natin. So, kailangan nyo pumili ng dalawang ref cycle na gamitin per stage. So, makita nyo dito. So,
na natin. So, mga... So, ito yung LNG line. So, yung kulay green LNG line yan. So, papasok siya sa unang refrigeration stage. Ito yung refrigeration stage mo. So, sa first refrigeration stage, so, starting, papalamdin mo lang siya, ibababa mo lang temperature. Tapos, papasok siya dito sa cryogenic heat exchanger. Dito na yung pangalawang refrigeration stage natin. Doon na siya, i-liquify at ibababa pa yung temperature. Kasi hindi pwede i-liquify mo lang. Tama ba? Kasi konting paso na ng init doon, magagasa mo agad yun. So, kailangan mo ibaba yung temperature beyond doon sa temperature niya na mag-liquify siya, di ba? So, hinatin siya sa two stages. Yan yung i-modify na natin ng kaunti. Kung in-adapt lang natin ng kaunti yung concept niya. So, trabaho nyo, anong rev cycle ang pwede gamitin dito? Tsaka, dito. Okay, yung gato. Back-sending. Pwede, yung gagawin natin yung ipasad yung sa so, ang design objectives, propose alternative refrigeration cycles for both the pre-cooling stage and the liquefaction station. So, ito ano to? Established process na to. Patented na. Well-established process. So, paano kung gusto natin siya mag-turn ng proposal or mag-modify na kaunti based sa knowledge natin. So, hindi pa kompleto yan. So, yung knowledge sa refrigeration, gamitin natin for industrial application. Engineering, di ba? So, industrial application to ha, yung nagawa natin. Hindi pwede yung mga pabebing sample problems na. Sa industry, hindi naman gagawin. Yung gagawin sa industry, usually, magpapropose na cycle or IUC ng process. Industrial process. So, yun, mag-propose na pamalit na cycle. Tapos, i-identify yung thermodynamically most efficient cycle. Paano most efficient? Sabi na most efficient. For a given cooling load, maliit lang yung working load. So, yung sabihin, COP. Pataasan ng COP. Hanapin mo yung refrigeration cycle na pag-ibigay na mataas ang COP. Dito, tsaka, kasi yung gagawin na. Yung gagawin nyo pala. Okay, yung design objectives. Dalawa. O, dalawang COP kasi dalawa yung design. Ang exposure yung balance. Hindi, ito yung ano natin. Ito, nandito yan. Kasi wala akong copy. Ang so, ito. Ito, may design parameters na. So, ito yung mga design parameters. So, section A and B, warm climate temperature kayo. So, sabihin, gagawin niyo yung cycle niyo sa mainit na bansa. Ngayon sa Pilipinas, warm climate. Yung ibang sections, sa malamig na bansa sila. So, kayo, ang warm climate temperature niyo, 25 degrees Celsius. Sila, 6 degrees Celsius. Pero mas South Korea sila. Kaya dito lang kayo. So, not gas initial temperature. So, ang not gas mo, i-deliver mo, kumbaga, malidrain mo siya sa ilalim ng lupa or ang gas state, negative at 30 degrees Celsius. So, gas state niya. Tapos, after sub-cooling stage, dapat ang temperature niya bababa to negative 35 degrees Celsius. Still, gas. Yun. Tapos, after liquefaction, sa cooling stage, dapat temperature niya ay negative 100. Dapat ganito eh, negative 160 eh. Negative 160. Binabago na lang kasi masyadong malayo. Liquid state. So, yung composition ng not gas nyo, composition, 30% ethane, C2H, 70% propane, C2, C3HK. So yan yung composition. 1.0%. So yan yung target nyo, first stage. So after this stage, dapat mababa mo ang temperature ng not gas to negative 35 with less or less work input or power input. So after liquefaction sa cooling stage,
dapat vomit proportional gas to negative 100 ang liquid state with less power input. Ayan yung goal natin. So meron siya mass flow rate na 295 kilograms per second. Ayan yung mass flow rate na nat gas. So for each state, mag-designate ka ng evaporator temperature. Tama ba? So, hindi na given yan. Hindi na kasi sample problem to eh. So hindi na siya typical problem, so actual problem. Mag-designate ka ng evaporator temperature mo dito. Tama ba? Tsaka na condenser temperature. Ikaw na bahala doon. So may conditions lang tayo. So ang difference daw ng temperature ng nat gas at evaporator mo dapat 2 to 10 lang. Ano yung dapat mas mataas ang temperature? Yung nat gas o yung refrigerant dito? Refrigerant stream or nat gas stream? Dapat yung nat gas, di ba? Kasi pinapalamig na. So dapat ito below negative 35 evaporator temperature mo dito. So dapat, meron natin, range below by 2 to 10 degrees. So ang range na dapat negative 37 to negative 45. So ganoon din sa condenser. So ang environment kasi natin 25 degrees Celsius. So dapat ang temperature nito mas mataas para mag-transfer siya doon. So dapat nito ay 27 to 35 degrees Celsius. So ganoon yun. So may mag-decide ito kung anong gagamit yung temperature. Ganon din dito. So may evaporator temperature, condenser temperature. So follow nyo lang din yung range natin. Makuha ba yun? Ayun. So effectiveness ng heat transfer 100%. So wala lang yan. Sabihin, fully absorbed yan. Wala rin sa lumalabas sa heat. Mula 100%. So, pag nag-implement tayo ng sub-cooling, in case na gusto mag-sub-cool or mag-superheat dito, pwede siya 2 to 10 degrees Celsius yung range ng sub-cooling and superheating. 2 to 10. Kung mag-implement ka ng sub-cooling or superheating. Environment temperature, yung malasing coffee. So sa liquefaction stage, so yung, actually yung LNG, ano siya, mixture siya, binary mixture. So yung boiling point niya, panaghalo yan, kinocompute pa yan eh. Diba? Anong formula nun? So hindi na natin nga mapakailangan. Assume na, para maghiwalay na lang sila, magbo-boil muna yung isa, sunod yung isa naman. Ibig sabihin, magliquefy. Hindi natin susolve yung binary boiling point nila. Medyo mahirap. Binalingan masyado si DG. May kinalaman pa sa molecular something sa mga. So, assume na lang natin na makiniwalay sila kung magliliquify. Assume na lang. Assume. Assumption na. So, yung ethane, magliliquify at negative 88.58 Celsius. Yung propane, nandiyan naman sa dito yan eh. Negative 42.11 degrees Celsius. So yan, yan yung liquefaction temperature ng mga ng nat gas. Okay na, may tanong ba dyan? So yan yung design problem nyo. Ba madali na? So dito sa second document, yung page 1 to 5, hindi nyo nababaguhin yan. Yan na yun. Binrepair ko na. Nahiya naman kasi ako, di ba?
So may mali ka lang. So 4, 5. So mag-start kayo ng sa document sa 5 na. Mag-start lang sa design calculation. So yung objectives, yung mga parameters, something, something. Okay na yan. Okay na yan. So hindi yung nagagalawin yan. Nakaset na yan. So, design calculation, ito na, mag-office na kayo. So, may tatlong graph cycle tayo consider. So, first, yung single stage, vapor compression with subcooling and superheating. So, using three refrigerant. So, yan, yung first gamitin natin ito. So, ibig sabihin, piling kayo itong refrigerant na gusto nyo gamitin. Any refrigerant. Piling nyo, okay siya gamitin. Mas matang COP. So, dapat, yun nga, sundin natin yung mga established protocols and treaties ng mga magamit ng refrigerant. Oh,
pinamataas. Multi-stage, yan, diba? Masarap solve.
same evaporator temperature, same condensing temperature. So dito, option nyo lang kung lalagay kayo na subcooling. Masipag kayo lagi yung subcooling. Superheating. Pero hindi siya required, pwede mo lang. So yung QA dito, syempre, QA yung QA yung QA. So yung QA lang yan, pwede mo kayo iba. So ulitin nyo lang ko, pero full decision. So vapor stage pressure. So 3, ganun ulit. Pero, dalawa na yung evaporator mo. Diyan yung, ano? Tawag doon? May ganyan, line. So dito, ilan ang QA mo dito? Dalawa. Ibig sabihin, yung QA na to, hatiin natin sa dalawa. Anong hatiin yan? So kung yun yung pisa dito, di ba? Kung yung pisa. So kung yun yung interstage pressure. Kukunin mo yung saturation temperature doon. So yun yung temperature dito sa evaporator mo, di ba? So ibig sabihin, doon mo hatiin ang uling mo. Yung MCP. Sa temperature na yun. So hatiin mo siya sa temperature na. Example ng temperature natin dito. Negative 10. So sabihin dito, hatiin mo at negative 10. Cooling load dito, cooling load dito. So hunin mo yung MCP delta dito, MCP delta dito. Ilan ang QA mo? So QA, sa una, sa baba, MCP delta P plus MCP delta P. So mas low ito na, ethane, propane, C3H, propane. So ang delta T natin, delta T lang magbabago. Ang delta T natin na natin dito ay, ano? Negative. Negative? 35. 10, kung ano temperature ito. Kunwari ng negative 10, ay susunod yan. Negative 10 minus? 30. 30. 30. 30. Yung CPD, so vapor pa din, yung CPD at average temperature ito. So ito, negative 35 minus negative 10, di ba? Tapos CPD, yung CPD average ito. Ito yung cooling load sa baba. Yung cooling load sa taas, so ganyan ulit, i-adjust mo lang yung delta T. So, diyan sa atin ito, negative 35 minus negative 10, negative 35 minus. Pwede balik sa atin. Propane mo lang po. Minus 3. Negative 10 minus negative 35 minus. So CPB, so average na CPB, so average na. So ganyan yung pagkawa ng QA niya. So may QA, QA, condensing, pressure, temperature. So masasolve mo na yung work input tsaka yung COP ng system niya. Tama ba? Tapos yung pinamababang COP yung ipipick mo as refrigeration cycle mo para sa pre-cooling stage. Task. Okay na, di ba? So tapos na tayo dito. Mag-move ka na sa? Parang po yung... Dito naman. Change in temperature. Takto kayo dyan. Sa taas at sa baba. Ayan. So, pH. So dito, isang QA lang. Dahil sa evaporator lab. So, paano susunod yung QA dito? So, M, CP, delta T, plus U, natin dito by precision, plus CP, delta T, plus parang yung sa ano? Size. So ito, temperature. So kung
ito 4 and 8, correctin to. C2, C6, ito 4. Okay, so mass flow rate ng ethane, 0.3 times 35. Diba? 0.5. Dapat din ito, so una, kailangan rin mabayang temperature ng ethane niya. So negative 88 minus 35. Negative 35. Sorry. Yung labing vaporization dahil sa data nakalagay doon sa so ito ay 4 and 8. So ito, ano to? So liquid na siya, di ba? So ang CP gagamitin dito, CP ng vapor kasi vapor pa siya. At average temperature nito. Diba? So dito, liquid na siya. So CP ng liquid na to. So ano yung temperature nito? Negative 100 minus negative 88. So 4.8. So from propane, di pa naman na. So ito, ano ba yung ano niya? Boiling point. Negative 42.11 minus negative 35. So ito, may value din niya for something. Sa ano? So liquid, vapor. Ito, CP negative 100 minus negative 42. Kasi propane na ito, propane. Ayan, ganyan lang yung pag-solve ng QA. Basic. Bisip lang yan, pala minigda. Ibagay lang yung QA. So after yan, isosolve na siya under multi-staging to evaporate force. Ibig sabihin, yung QA na to, i-divide natin into 2. QA. QA sa ilalim, QA sa baba. So bahala na kayo. Compute doon. Susundan nyo lang yung pattern na to. So nakadepende sa gagamitin yung temperature dito, yung paghahati nyo na cooling load. Kasi pala, kung negative 10 to, dapat ito, evaporator yun. So dapat mag-absorb yun, di ba? Mas ang baba ito, gawin itong negative. Marginally negative 10. So ito dapat, negative 8. So dapat yung temperature difference, di ba, between that gas and refrigerant stream para may transfer na heat, di ba? So ito, dalawang QA ulit. Hatiin nyo, yung QA nyo. Gamit yung gantong procedures. Tapos, ang cascade. Ayun, cascade. So yung overlap, maximum 10 degrees Celsius yung overlap. 2 to 10 degrees Celsius din. Overlap ng temperatures. So yung QA natin isa lang naman. Yung QA dito. So makapit mo na yung work input tsaka yung COP. So ngayon nga, dito, sinisimpal ka, pwede mo pinagay na sa tuling. Dito rin, pwede mo nagay na sa tuling. Depende na lang sa iyo. Pero hindi siya required na may sa tuling. So ilan si OP ba ulit mo? Tatlo. So yung may pinakamataas yung pipiliin natin. So may mapipili ka dito, tsaka dito. Example natin ang pili natin. After nyan, so complete na lang natin yung overall COP ng buong process. Paano yun? So yung total cooling load natin. Cooling load dito, tsaka dito. So yung section nyo, iisa lang ang cooling load nyo. Pare-pareho lang. May, pag di ba yung cooling load nyo, kaya ba yung sabihin, may balik nila wasp. Di ba? Kasi same process lang yun, di ba? Same conditions lang. So, pare-pare lang yun. Magkakaya ba kayo sa work input? So, isang up yung work input nyo para sa pre-cooling stage. Example, hindi nang pili nyo. Ano yung work input dito? At yung napili nyo, ano yung work input dito? I-add mo yun yung total cooling load. Work input mo. So, may overall COP ka. Yun yung compare natin ngayon sa mga section nyo. So yung tatlong first group may high COP, centip 100, mid-term, final exam 100.
tatlong 100 yun. Yung dalawang group, dalawang runner-up, 100 ng final exam. Tsaka na, or kung alin mo sa baba, midterm or final, yun ang pagkakataan sila. Tsaka yung dito. Malingay, I think it's not a big deal. It's a big deal.